So guys, for today's video, I will share with you my honest review about Kokob Sterilizer. So dito po, makikita nyo po, meron po siyang 3 layers. So yung unang layer po, dito po nilalagay yung water. So, I suggest kailangan po ay distilled water ang ilagay po natin dito para po hindi magmantsa. At sa evaporation of water is okay para sa ating mga bottles. At sa second layer naman po, dito po nakalagay yung aking mga feeding bottles. Yan. So, madami po sila. Kasya po dyan ang 8 bottles. Ayan po. So, sa third layer naman po, dito ko naman po nilalagay yung mga chupon, yung cup, yung lid ng bottle. So, it depends pa rin po sa inyo kung saan nyo po siya pwedeng ilagay. Pwede din po itong 2 ways. So, una, pwede pong ayan lang po yung gamitin nyo. Kung kakaunti lang po yung bottle nyo. So, pwede din po na yung third layer lang din po yung inyong gamitin. So, sa akin po, always ko pong ginagamit yung 2. Kasi po, madami na pong bottle si baby. So, dito po, merong on and off. And meron po siyang function. So, una, disinfection, drying, for hot food, and for warm milk. So, meron din po siyang adjustment of time. So, plus and minus. Pwede nyo din pong i-cancel. Ang ginamit ko po ay disinfection. Ito po ay good for 15 minutes lang po. Kapag naman po ang gagamitin nyo ay disinfection and drying, meron po siyang automatic time na 50 minutes. So, depende po sa inyo kung ilang minuto po yung inyong drying. So, kapag po nakita nyo nag-loading na siya, yun na po yung start ng disinfection. So, ngayon naman po, kapag tumatagal na naglo-loading, gumagana siya, let's open. So, meron na po yung usok. So, nag-evaporate na po dyan. So, sobrang init na po niyan. So, my honest review po sa Kokob Sterilizer is very good. Kasi po, na na-dry niya din po talaga yung mga feeding bottles ni baby. At nadi-disinfect niya po talaga yung mga feeding bottles. So, hindi na po natin kailangang magpakulo ng water. At para dun po ilagay yung mga bottle ni baby. Kasi po, minsan baka po dahil sobrang busy nating mga mamshi, makalimutan po natin na may nilalaga po tayo. So, baka matunaw yung mga feeding bottles, yung mga chupo ni baby. So, kapag po gumamit tayo ng sterilizer katulad po ng Kokob, so, mag-automatic na po siyang mag-i-stuff after disinfection. So, hindi na po natin kailangan mag-worry. But it still depends pa rin naman po sa inyo kung gagamitin nyo pa rin po yung traditional way na pagpapakulo ng bote ni baby or gagamit po kayo ng sterilizer. So, meron naman po tayong kanya-kanyang way para ma-disinfect ang feeding bottles ni baby. So, kapag narinig nyo po yung click, ayun po, ibig sabihin, tapos na po yung disinfection. So, ganun lang po kadaling gamitin ang Kokob Sterilizer. So, if gusto nyo pong umorder, lagay ko po yung link sa description and sa comment. So, if you have any questions, please comment down below din po. At kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa akin channel, please subscribe to my channel. So, thank you for watching. Goodbye!